wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito yung umpisa o first na pag-meeting natin para sa pagkakandak ng mga workshop. Workshop pagdating sa photography, sa kayong filmmaking na gagawin nating instrumento sa dawa. Okay? Gagawin natin instrumento sa ating dawa. At marami dito mga hindi lang beginners. I think talagang walang full knowledge pagdating sa photography, ano. At hindi ko ma-advise na ano na makakadulot ako ng maraming ano sa inyo sapagkat ni walang dalang mga camera, dapat labas yung mga camera dala. At yung number one, yung tawag ito, interesado. Interesado kasi pag hindi ka talaga interesado dito, hindi talaga ito makukuha. Hobby ito. Ako iisang taon pa lang ako sa ano, sa hobby na to. Hindi naman to pinagkakakitaan. Hobby to kasi medyo magastos to. Medyo magastos to gawing libangan. Isa sa ano yon, isa sa fact yon. Ang photography bilang libangan, napakagastos. Pangalawa, kailangan bilang Muslim, malaman mo muna yung mga ahkam pagdating sa bago mo pasukin ito. Kasi ano to eh, tawag dito, may mga bagay na hindi pwede. Sensitive ito. Kaya ako, mas nagpo-focus ako sa ano eh, sa tinatawag na landscape photography, saka night photography, product photography. Yun ang ginagawa. Tapos yung filmmaking, yun naman ang tinatawag na ano, gumagawa tayo ng mga Islamic message. Gumagawa tayo ng mga film, short film, para mag-transmit ng mensahe. Yung tinatawag nilang kaya ng Mubashir, yung mga indirect way to introduce Islam. Indirect way. Hindi nila alam, nag-i-enjoy sila si pinapanood nilang clippings na ginagawa natin. Pero at the same time, na nadideliver natin yung Islam. Ganun din sa photography, kasi sa photography, kung magagamit mo ito, in spite sa makakuha ka ng makakapture ka ng magandang image, pwede rin itong gamitin sa, ang skill na to sa paggawa ng mga posters, paggawa ng mga iba't iba, mga banners tungkol sa Islam. Kailangan malinaw yun, or else, pag hindi malinaw sa atin yun, marami tayo, maari tayong mapasok sa maling paraan ng photography o filmmaking na labag sa Islam. At doon tayo maging aware. At alhamdulillah, nasa circle tayo na pinapalibutan tayo ng mga maaalam sa Islam na continuous na inshallah magpaalalahanan at makuha natin yung, ma-achieve natin yung tamang paraan para mabiyayaan tayo. Okay? At mag-i-start tayo, tulad ng sinabi ko, ang workshop na ito, first lang ito, susunod siguro, i-required na natin na magdala ang lahat ng camera, kahit digicam, yung iba nga kahit na mga cyber shot, yung mga above 10 megapixel na camera, o kahit na yung mababa. Basta yung mga magagandang klaseng kumuha na camera, kailangan may dala kayo, at least. No, kasi minsan kahit na ang dala ng isang tao, yung digital camera lang na cheap price, pero maganda yung kanyang composition, nakakalabas siya ng magagandang image. Minsan nagdadrive lang ako, may nakita akong maganda, kahit ang gamit ko lang yung cellphone ko, yung Android, nakukunan ko siya, na nakukuha ko yung gusto ko. Minsan Android lang ang gamit ko, cellphone lang gamit ko, makikita mo yung magandang view, makukunan mo siya, ma-express mo yung ano mo.
yung gusto mong makunan na image. Anyhow, simulan natin isa-isa yung mga clippings. Maaring lumaktaw ako sa mga page na hindi pa maaabot ng iba, at maaring magtutok ako sa mga ilang mga importanteng mga clips muna dito sa presentation na to. Isa, kasi simula lang ito, at pag matapos natin yung basic, yung mahalaga, then siguro pwede tayong mag-sample ng mga photoshoot o shooting. Gawa tayo ng short film ngayon. Kasi yung mga pwede mga scriptwriter dyan, pwede tayong gumawa ngayon ng scenario at isushoot natin. Maaring tatlong magkakaibigan nag-uusap, tuturo natin kung paano yung basic, kung paano siya ishoot. Okay? Anyhow, tackle natin yung mga ilang important points muna dito sa presentation. Then, ano tayo, mag-hands-on tayo, kasi mas maganda kung nagsisimula tayo ng merong kaagad hands-on. Okay, digital photography. Actually, sa iba, kung papakahaba tayo, i-start mo pa, i-define yun, ano yung digital, ano yung convention, ano yung film, yahamukullah, no, ano yung iba't iba, pero sa ano, mas gagawin natin na mas mabilis. Digital photography, part 1, basic ito. Courtesy ito, nakuha ko to sa website na kung saan ang photography, ang lecturer is si Peter Liu, isang sikat na photographer yun. Meaning ng photography. Ano ang kahulugan ng photography? Ang sinasabi natin, from 2 Greek words meaning drawing with light. Kaya ito yung ano, kailangan maging malinaw tayo na hindi siya yung meaning na nakikita sa hadid na taswir. Yung gumagawa ng sura. Kasi bakit? Ang concept ng photography is mula siya sa liwanag. Kinakaptured siya. Nasabi, from Greek word siya, ang ibig sabihin niya, yung post, yung light, yung photographies, paintbrush, stylus, ibig sabihin, hindi siya yung sculpture type. At sabi pa dito sa Merriam-Webster, the art of process of producing image on a synthesized surface film by the action of radiant energy and especially light. Diba? Kinakaptured siya. Kung sa maraming na napanood ko ng mga documentary ng photography, ang concept niya, nagsimula ito sa napakadilim na lugar na meron lang maliit na butas. Maliit na butas na pumasok yung liwanag doon sa butas na yun. At yung butas na yun, nag-reflect siya, nag-create siya doon sa madilim na lugar ng image. Kaya from there, nagsimulang i-develop yung camera na nakunin siya from light. Kaya ang camera, ang digital photography, hindi mo makukuha kung walang liwanag. Kasi yun ang mahalaga eh. Kaya mahalaga pag-aralan sa photography, yung flow ng ilaw sa paligid mo. Yung flow ng ilaw sa paligid mo. Photography pa rin. The art of capturing light. The art of capturing light as it falls on subject, on scene, and rendering it so that your viewer is moved by the result. Ano na to? Medyo compassion na meaning na to. Pero the art of capturing light. The art of capturing light, yung liwanag niya. Nandun ang photography. Capturing light. Tignan nyo ang image. Hard light, hard contrast, well-defined shadow. Ito yung tinatawag na high contrast, makinis, lahat pantay, walang malabo, lahat siya malinaw. Capture the light, pati yung mga shadow niya, malinaw. Kita nyo, walang blurred, lahat ng image is malinaw, hard light kung tawagin nila. Capturing soft light, diffuse, rich color. Kita nyo yung soft light naman. Kita nyo? Madi-define nyo eh. Diffused. Para siyang yung pinadilim. Ha? Parang yung lens, nilagyan mo ng ano, o parang yung mata mo nakasuot ng? Salaming ano? Ano? Yung ano, sunglass. Shades. Para siyang ano, diffuse siya.
Ito, overhead light, harsh shadow. Ano pa? Ito, capturing light, front light, flat lux dimension. Yan yung mga uri ng pasok ng ilaw. Capturing light pa rin, side light. Dito madilim. Dito, maliwanag. Kita niyo kung paano dinidistribute ang ilaw. Ito, background. No, yung tinatawag na backlights. Madilim dito, hindi mo kita yung subject, pero nasa likod niya yung ilaw. Overcast light, low contrast. Ito yung may mga part na mga tawag dito, hindi malinaw. Characteristic of light. Ito actually, ano pa to eh. Hindi pa to basic eh. Masyadong ano pa to eh. Masyadong kailangan may advance ka na para mas ma-appreciate mo itong mga terminology na yan. Kaya ano natin yan, i-bypass muna. Kasi saglit lang to. Ito yung method ng teacher. Inintroduce niya yung light muna. Yung light muna yung inintroduce niya kung paano gamitin yung light. Sa mga, tignan niyo yung mga cellphone niyo, saka yung mga camera niyo. May tinatawag siyang white balance. Kahit digital camera, meron yan eh. White balance. May kita niyo yung, pag sinetap niyo siya, yung tinatawag na incandescent, flash. Ito yung pagkakaiba ng pasok ng light, yung cloudy, na paborito ko gamitin, cloudy, sunlight, yung fluorescent, saka yung shade na tinatawag. Sa mga digital camera, may kita nyo yan. Ngayon kayo pipili kung anong gusto nyong pasok ng ilaw. Mahalaga yon. Ito yung sinabi nung lecturer, why are you telling us all this? Bakit puro ilaw, ilaw, ilaw? Yun ang sinimulan, kasi pinag-aaralan ko yung style ng pagtuturo niya. Because good photography, sabi niya, depends on being able to execute two things well. Ang sabi niya kasi, ang magaling na photography, sabi niya, kaya niyang i-execute yung dalawang bagay na mainam. Alin yun? Dito na tayo. Ito talaga ang pag-aaral. Yung tinatawag na exposure saka composition. Yung exposure, pure light yan talaga eh. Pag-aaralan mo kasi sa exposure, paano pumasok ang ilaw, gano'ng kalaki yung papasukan ng ilaw, gano'ng kabilis ka-capturein yung ilaw, yun yung tinatawag na exposure. Ang exposure, kung gano'ng kaliit siya papasok, kung gano'ng kabilis siya kukunin, at gano'ng kasensitibo siya kukunin. Yun ang exposure. Exposure, eto na, a combination of three factors sometimes known as photographic triangle. Ito yung tuturo natin ngayon. Yung tinatawag na photographic triangle. Ito yung mahalaga, maliwanagan natin sa mga umpisang nag-aaral ng photography. Ito yung tinatawag na basic. Ito yung tinatawag nilang science ng photography. Itong tatlong bagay na to. Ano ito? Dapat maintindihan nyo to. Kasi kung hindi nyo maintindihan itong tatlo na to, mahirapan kayo intindihin yung exposure. Ha? Una, yung shutter speed. Pangalawa, yung aperture. At pangatlo, yung ISO. ISO. Tatlong eh, yung tinatawag na triangle, photographic triangle, kasi tawag dito, involved sa bawat isa. How quickly light is being captured through how big an opening and to how sensitive a surface, yung sinasabi natin. Una, gaano kabilis papasok yung ilaw, at gaano kalaki o kaliit yung butas na papasukan niya, at gaano kasensitive yung surface na papasukan niya. Ito yung una, yung tinatawag na shutter. Shutter ng camera. Saan na yung camera natin yan? Sa loob nito yung shutter. Sa loob nito yung shutter eh. Yun yung pumipitik. Yun ang shutter.
Iba, may time na mabagal yun. Ang shutter, tawag dito, eto, paparingan ko sa inyo yung mabilis na shutter speed. Pakinggan nyo, ha? Pakinggan nyo. May mas mabilis pa dyan. Eto, pinakamabilis na meron tong 550D. Papabagalin natin ng konti. Medyo bumagal. Ito, ito na yung mas mabagal. Ito na. Wala pa tayo, ano ha? Wala pang 1 second. Ito, 1 second and 1.3. Ito, 5 seconds. Nakabukas ang shutter speed. 5 seconds. Ibig sabihin, nakikita niyo yung gusto kong palabas, palabasin, yun yung bilis at bukas ng shutter. Anong theory? Pag mabilis siya, gano'ng karaming ilaw na papasok? Konti lang. Pag mabagal, mas marami. Pero, kailangan nyo manunawaan, pag mas mabilis ang pitik niya, mas sharp naman ang image. Pag mabagal siya, may tendency na ang image is blurred. Maliwanag nga siya, pero blurred siya. Yun ang i-consider sa shutter speed. Kaya minsan, pag ang shutter speed bumababa o tumataas yung ano, bumabagal yung shutter speed, minsan kinakailangan natin ng tripod. Kasi bakit? Pag nakabukas ang ano, pag nakabukas ang shutter speed, nakabukas siya at nagkaroon ng konting galaw, kahit konti lang, sira ang image. Sira ang image niya. Kaya minsan, pag ang shutter speed mo mabagal na, kaya mahalaga yung tripod. Pag ano, nakahawak ka sa tripod, pag bukas mo, may 2 seconds pa siyang palugit bago siya kumlik. Kasi bakit, kahit pati yung kamay mo, dapat nakaalis na bago siya kumlik. Kasi yung pagbitaw mo ganun, maari siyang mag-create pa rin ng vibration eh. Maari sirain pa rin yung kanyang image. Yun ang shutter. A camera shutter covers the hole through which light enters to expose the sensor or film. Yan. O, ano yan? Okay. The shutter release button causes the shutter to open for a certain amount of time, then close again. Ang pinaka-maximum na meron ito, na kayang buksan ang shutter speed, ang shutter neto, 30 seconds. Meron tong built-in, hanggang 30 seconds siya. Pero pag gumamit ka ng mga instrument, pag bulb, tulad ng mga ganito, mga ganitong equipment, ikakabit mo siya dyan, pwede mo nang taasan yung mas mataas pa sa 30 seconds. Kung gusto mo ng 1 minute, 2 minutes, 10 minutes, 1 hour, pwede. Yun naman ang ginagamit natin kapag nasa pag-aaral na tayo, tinatawag na long exposure. Ito yung ginagamit natin. Pero dun lang sa ano, minsan may long exposure na 15 seconds, maganda na. 10 seconds, depende sa gusto natin na kalabasan niya. Yan ang shutter. Diba? Ayaw na. Diba? Shutter speed. Kita natin, ha? Ito yung mabilis na shutter speed. Pag nakuha mo siya, yun yung image. Mabilis siya. Isang sample ito, na mabilis ang shutter speed. Eh, you know, 1 over 1,600 seconds. Ibig sabihin, mas mabagal siya ng 1,600 sa 1 second. Over, stop action. Oh, uy, nakita na. Ito yung sunod. Ayan, di ba? Kita niyo yung sunod. Yung slow naman. Kita niyo yung slow. Bukas kasi yung shutter speed, umaandar yung kotse. Diba? Kaya kita mo, nakapsule siya, nakaganon. Kasi bakit? Habang umaandar yung kotse, nakabukas siya, mabagal. Pero kung mabilis siya, ang kotse hihinto. Diba? Ang kuha mo ng kotse, nakahinto siya.
Kasi bakit? Mabilis yung shutter speed mo eh. Mentas mabagal siya, makukuha yung kanyang takbo. Isa pa, eto, mabagal na shutter speed. Kasi bakit? Kung mabilis ang shutter speed, ang kalalabasan dito parang yellow. Nag-freeze. Kung mabilis ang shutter speed. Pero although, slow shutter speed ang ginamit natin, ganyan ang kinalabasan niya. Ganun-ganun. Ito rin yan. Ito na yung mga ano. 3 seconds ito. 3 seconds yun. 19 seconds. Kaya nakita niya yung pag-ikot eh. Ito long exposure na to eh. Long exposure na to. Low exposure. 1 second. Kita nyo, hindi siya clear, hindi blurred siya. Yan ang silky cool edgy effects. Shutter speeds, open too long, photos are washed out. Overexposed. Pagdabok sa ito yung mga, mga pwede mangyari. Not length enough, photos are too dark. Pag hindi mo naman napag-aralan yung tama o hindi mo natimpla yung tamang bukas o sara ng shutter speed, maaring kulang ang pumasok na light. Maging dark siya, expressed in seconds. Eh yung mga shutter speed. Sa camera, ito makikita mo shutter speed. Ito, mataas na to. Siguro sa 60D, ganito na. Ito, 1 over 4,000, 1 over 2,000, 1 over 1,000. Hanggang maging 1 second, 2 seconds, 3 seconds, hanggang... So and so forth. Yan ang bilis ng shutter speed. Each setting is half or double the speed of each neighbor. Kaya pag sinabi mong ang setting mo is nasa 1 over 8,000, pag tinimpla mo siya ng 1 over 4,000, double yun. Madodoble yung kanyang bagal. At from 1,200, from 1,000 over 2,000 naman, tinimpla mo sa 1 over 4,000, nadodoble yung bilis. Yung bilis niya. Nadodoble siya. As the amount of available light decreases by half, the shutter speed needs to slow by double. And tulad doon, yung pabalik. As the amount of available light increases, the shutter speed needs to increase. Ayan. Kapag kailangan mo ng, o tawag dito, kung ang available light ay, at tawag dito, bumababa, ang available light na nandyan is konti, mas, anong gagawin mo? Bibilisan ba pagalan? Bakit? Konti kasi ang light. Pag mabagal siya, mas maraming ma-absorb siyang light. Kapag ito ang technique, kapag andiyan ka na sa scenario at nakita mo sa paligid mo na konti ang available na light, ang tendency mong gagalawin kagad, babagalan mo kagad ang ano mo, shutter speed mo. Kapag dumating ka naman sa lugar at nakita mo overexposed, maraming ilaw, ang tendency gagawin mo, bibilisan mo yung shutter speed mo. Alam mo na ngayon, magtimpla, may basic ka na si shutter. Pag dumating ka at nakita mo scenario, paligid, maliwanag, ano lagay mo? Bibilisan mo yung shutter speed mo. Kapag madilim, babagalan mo ang shutter speed mo. Kaso pag mabagal naman ang shutter speed mo, ano mga consequences? Maaring ano? Maaring merong vibration o merong ano? Masyala ba yun na-catch? Catch tayo. At least hindi na kaya. Aperture. Tapos na tayo sa shutter. Tapos na tayo sa shutter. Ngayon, ang camera o ang lens, meron siyang tinatawag namang aperture. Aperture. Ha? Aperture. 17 minutes na lang. Kaya pa yan. Aperture. Ang aperture naman, ito naman yung laki o liit ng butas na kung saan papasok yung ilaw. Kanina, tinalakay natin yung bilis at bagal ng pagpasok. Ngayon, ang lens, ginawa ng Canon, kaya hindi perfect, ikaw ang titimpla. Ang mata natin automatic, lumalaki, lumiliit. Hindi mo na kailangan timplahin. Yung iris natin. Automatic yan eh. Hita mo yung mata mo. Tignan mo sa salamin. Meron yan yung itim sa gitna niya. Sa gitna ng itim, meron pang mas maitim. Lumalaki, lumiliit yun. Doon kinuha ang konsepto ng aperture. Ngayon, anong tendency naman yan?
Oh, sige, dito muna tayo sa mga terminology. The size of opening is expressed an F stop. Kaya yun, may F eh. F, di ba? F, tapos kung ano yung bilis na gusto mo, ay yung laki ng butas na gusto mo. Ngayon, sa aperture, mas malaki ang number, mas maliit ang butas. Kaya pag sinabing 22, maliit siya. Pag sinabing 16, medyo lumaki siya ng konti. 18, ang pinakamaliit na meron dito is 1.4. Pero may 1.2 pa, I believe eh. 1.4, malaki-laking butas na yan. Ibig sabihin, yung dadaluyan ng ilaw ay malaki, butas. Each number represents an opening size that is half of the double numbers. Tura din ang konsepto ng shutter speed. Pag sinabi mong 1.4, pag sinabi mong 2.8, doble niya. Doble niya. The larger the number, the smaller the opening. Sinabi na natin kanina yan. Between a diameter of the aperture and the lens, the focal length of lens is, yung F2 is 50mm. Sa 50mm lens, aperture niya is, tawag dito 25mm. Ang buka. Kasi ito ang formula niya eh. Yung 50 over 25 equals 2. Ayun eh, nilagay niya na dito. Kaya pag sinabi mong F2 ng 50mm, ang butas niya gano'ng kalaki? 25mm in diameter. Malaki-laki yun. 25mm sa lens na ganito. Ito, hindi pa ito abot ng ganon. The rest of us, the size of opening controls depth field in the photography. Sa science yun, pero sa atin, depth of field ang tawag natin dun. Aperture and depth of field. Tignan nyo ang pagkakaiba. Okay? Observe nyo. Ang aperture natin dito, ang buka niya is F22. Ano ba siya pinang F22? Malaki, maliit ang butas? Maliit. Kaya ang tendency niya, sharp siya lahat. Sharp. Depth of field, ito yung, pag sinabi depth of field, yung sakop ng laki ng kanyang napapalinaw o yung sharpness niya. Shallow depth of field, kita niyo yung taas niya? Yung taas niya, medyo blurred. Ito ang malinaw niya, yung kanyang subject, object. Kaya itong ginagamit minsan, kapag sinabi nating mas malaki ang butas, mas blurred ang paligid, ang object niya, dun lang papasok yung focus, kaya tinatawag na bokeh, dun yung pumapasok. Pag yung tinatawag na mas malaki yung butas ng ano mo, ng aperture mo, at nilapit mo siya, yung mga nasa paligid niya sa likod niya magiging blurred, at yung subject, yun ang magiging malinaw. Aperture and depth of field caused by refraction of the light hitting the edge of the opening. Yun. Ang lalim na nun. Rays, scatters, and overlap instead of going. Yan yung sinasabi natin lahat. Pinahihirap lang nila ang mga terminology. Pero ang basic ng aperture at depth of field, pag mas malaki ang butas, mas malaki ang pasok ng liwanag, pero ang sharpness niya naman ang isa sa alang-alang. Pag maliit ang butas niya, sharp niya nandoon, pero maari namang maging dark ang image. Kasi bakit? Maliit nga ang kanyang butas. Ngayon, meron ditong mga tinatawag na nalalabas yung same exposure niya. Tignan nyo ha, kung gano'n siya naging triangle. Kasi bakit? Pag yung ano mo, yung tawag dito, yung aperture mo is 2.8, at ang ano mo, ang titimplahin mo na, at ang tawag dito, ang shutter speed mo is 1 over 500. Kapag ginawa mo na F4, at ang tinawag dito, ang ano mo, ang shutter speed mo is 1 over 250 seconds, ang kalalabasan niya ay pareho. Yang mga timpla na yan, ang image na kalalabasan niya pareho. I-adjust mo lang. Kaya pala, pag ang 2.8 mo, ang aperture mo 2.8, automatic, pag ito ang shutter speed mo at binago mo ang aperture at gusto mong makuha yung same image, kailangan baguhin mo rin
shutter speed mo. Mag-ano na siya. Yun same result din ang lalabas. At ganun lahat yan. Siyempre, magkakabago na lang sa sharpness niya sa focus. Pero yung light na pumapasok niya is equal. Pareho dyan sa bawat isa na yan. Light meter, hindi pa natin ito tatalakay kasi nasa ano yan, nasa mga, hindi lahat ng camera meron light metering. Exposure compensation, dito tayo sa ISO. ISO naman. Ito naman, ito na siguro ang last. Although mahaba pa to sa composition, siguro nene-next natin. Ito yung tinatawag na sensitivity of sensor or film to light, represented by a number of assigned by International Standard Organization. Yan naman, ang bilang niya is 100, 200, 400, 800. Again, each number represent double. Laging double siya. Yung neighboring niya, yung kasunod niya, double. The higher the number, the more sensitive to light. Kaya yung ISO nyo, yung ISO nyo sa camera nyo, ibig sabihin yan, eto, may auto siya. Yung auto, hindi tayo gumagamit ng auto masyado kasi nag-aaral nga tayo ng photography. The higher, tawag dito, pag dinaas, ano ba, 100, mababa yan. Pag sinabi 100, mababa. Pag sabi 200, dinoble mo. Hanggat, and so on and so forth. May 6400, 3200, depende sa meron ng camera mo. Yung sensitivity ng ISO ng camera na meron ka. At meron itong tinatawag na mas mataas pa yung H na na-activate mo dito sa 550D na mas mataas pa sa 6400. Mas mataas pa. Ngayon, madali lang na ma-explain ng ISO kasi siya yung sensitivity ng pasok ng ilaw. Ibig sabihin, the more natataasan mo ang ISO mo, the more na mas marami papasok na ilaw. Mas maliwanag siya. Kaya ang tendency niyan, kapag lumabas ka bro, halimbawa, eto na, application na, lumabas ka, maaraw, paano mo titimblahin ang ano mo, ang camera mo? May tatlo ka na, shutter speed, meron kang aperture, saka meron kang ISO. Sige, paano mo hindi niyan? Lumabas ka, ang ano mo, ang subject mo, magkukuha ka sa labas, maaraw. Paano mo ngayon gagamitin yan? Sige, sino gusto magsalita? Maaraw eh. Ano una-una mong gagawin? Maaraw, hawak mo camera mo, si-setup mo na siya, si-setting mo siya, may kukunan ka, limbo, nag-field trip tayo, lalabas, magpi-picture taking, eh maaraw. Paano mo ngayon gagawin sa camera mo? Palitin yung butas. Okay. Shutter speed, ano gagawin? Bibilisan mo yung shutter speed mo. Tataasan mo. Kasi bakit? Para mas mabilis siyang makakapture ng ilaw. At the same time, liliita mo para sharp siya. Okay yun. Then, sa ISO? Ano? Ano, tataasan 6400? Bababaan mo yung sensitivity niya. Kasi, bakit? Kasi malaki ang available na liwanag. Ngayon, gabi naman. Gabi, hawak mo na naman ang camera mo. Paano mo na naman siya? Papalakihin ang butas. Papalakihin ang butas? Pwede yun. Kaso, ito naman ang mga ano dyan. Pag malaki ang butas niya, blurred siya. Kasi sa madilim, kahit maliit. Pwedeng maliit kahit madilim. Bakit? Basta, saan ka naman babawi? Kasi ba't sa maliit ang habol mo, ano? Sharpness eh. Sharpness. No? Sharpness pag maliit. Ngayon, gusto mong sharp yung kunan mo. Sharp. Ang gagawin mo, liliitan mo yung butas. Pero saan ka naman babawi? Kasi madilim. Sa ilaw ka babawi. Eh, wala, ang available na ilaw, konti. Ano gagawin mo? ISO. Sa ISO mo, tataasan mo. Kasi pag ang ISO naman, tinaasan mo ng gusto, magiging noisy siya. Marami siyang mga ano. Saan ka ngayon babawi? Sa shutter speed. Kaso nga lang, gagalaw. Pag mabagal shutter speed mo, magiging sira. Ano yung gagawin mo? Kailangan mo ng tripod. Kaya nung nagpunta tayo sa Princess Nora, walang tripod, walang maayos na kuhang naganap. Kasi madilim, konti ang available na light, konti ang available na ilaw, tapos wala kang ano, wala kang tawag dito, tripod,
tapos nagmamadali ka pa, hindi pa dumating yung sinundo mo, eh, hindi nga makakakuha ng magandang litrato. Yan, no? Higher ISO, more noise. Ito yung sinasabi ko. Pag mataas ang ISO mo, kasi gusto mong ano, madilim siya, magiging noisy siya. Nangyari na sa picture niyo yung ganito? Sobrang di ba? Noisy ang tawag dyan, noise. Kita mo yung ISO niya, oh. 32,200. So, ano gagawin mo? Exposure depends on shutter speed, how fast, aperture, how much, ISO, how sensitive, and color is a function of white balance, how hot. Yung white balance, ikaw naman titimpla dyan, eh, mas maganda yung gala yung ginagamit, yung cloudy o kaya yung auto. Sabi nila, ang the best na... Ano ba yung white balance pala? Ang white balance, mailabas mo yung puti bilang puti. Kasi sabi nila, kapag yung puti, napalabas mo na tunay na puti, the rest of the color tama na. The rest ng kulay tama na. Pero pag ang puti mo, minsan ang puti mo parang bluish, lahat ng kulay apektado. Lahat ng kulay. Pag ang puti mo medyo nagyayelo, lahat ng kulay. Pero pag ang puti mo napalabas ng camera, na puti talaga, puti, lahat ng kulay lalabas na tama. Pero minsan gusto natin gawin talagang ano eh, nasa stage mo nga eh. Minsan gusto mong medyo pastel ang dating, medyo silhouette ang dating. Yun, dun, pag na-master mo na yung paggamit nito, doon ka na mag-create ng sarili mo. Kahit na maliwanag ang ilaw, kung gusto kong lakihan ng ano, kung talagang ano ka na, gusto kong lakihan to, kasi gustong image ko ganito. Sa composition naman na yun. Kung sanay mo nang gamitin itong tatlo na to, laro-laruin, ikaw na mag-decide. Kahit na maraming ilaw, kung gusto kong taasan yung... Kasi gantong image ang gusto kong lumabas. Ikaw na bahala ron. Yun naman ang kagandahan, pag-control mo na yan. Ngayon, wala sa mga digital camera. Kasi usually sa mga digital camera na mga ganon, titimpla mo yan eh. Portrait, landscape, sports. Yun lang meron sila. Pag nilagay mo ito, timplado na yon, nakatimpla na yan. Pero kapag DSLR, ikaw magtitimpla. Kaya mas mamamanipulate mo o anong gusto mong gawin sa subject mo. Okay? And which camera you choose is a function of how much you want to control those factors. Yung sinabi ko, depende sa camera mo. Gusto mo nang mamurahin ng mga camera nga... Yung ano lang, yung point and shoot lang, less ang control mo. Gusto mo makontrol ng buo lahat, yung DSLR ang gagamitin mo. Ayan. Two popular types of cameras on the market for the consumer. Meron tinatawag na DSLR, which yung mga ganito, or merong mga digicam, mga point and shoot. Meron yun. Depende sa inyo. Ano gusto nyo? Ito? O yun? Mumurahin lang. Ha? May mumurahin naman dito. Actually, merong mga ganun. Mas mahal pa dito. No. Kaya nga sabi natin, una pa lang, ang photography na hobby is medyo... Gastos. Medyo magastos. Ayan. Ito yung pagkakaiba. Ang point and shoot, viewer finder separate from lens, small and compact, fixed lens, shutter delay, usually pull out, fully automatic. Some exceptions like Olympus and C-Series. Ayan. Ang SLR, single lens reflex, based on 35mm design. Nikon pa ginamit, ba't kaya Nikon ang ginamit dito? Actual image seen in viewer finder, interchangeable lenses. More flexible composition, ability to use filters. May mga nalagay kasi mga iba't ibang filters. No, more advanced metering and shutter system. Nasa yung metering ng white balance, shutter system, kontrolado mo. Little to no shutter delay. Automatic program. May mga program din siya. Scene, shutter, priority aperture, priority and manual mode. May full manual. Yun ang maganda gamitin. May flash hot shoe. Yung hot shoe, ito. Yung lalagyan na ng flash dito. Pwede ka magdagdag ng additional flash. May flow motors may not have pop-up flash. Program scene, yung mga iba ganyan, pero usually yan ang meron sa tinatawag na SLR. Minsan DSLR, kasi digital na ngayon. Yung lumang SLR, yung di-film pa.
yung ginagamit ni Spider-Man. Ito yung kanyang anatomy, hindi na siguro mahalagang pag-aralan yan. Advantage of digital, hindi natin discuss ngayon yan. Which is better, siyempre SLR. Choosing a digital camera, Canon ang kunin, ano nyo. Megapixel siguro, hindi pa ganun kahalaga. Then, how do I choose camera? Mga about cards, ito, alam nyo na to eh, di ba? Mga SD cards. Recall, may recall na good photography depends on being yung dalawa. Papalik tayo ron. I bought a camera, now what? Sino to? Para to kay Herty ah. I bought a camera, now what? Charge the battery. Chinage mo na ba? Ngayon, lobat ka. Pag photographer ka, laging nakacharge ang battery. Format your card. Lamaya, wala na naman laman yung card. So, no, set up the camera. Daytime, nakaset na pa yung daytime niyan. Ayan, ISO balance mo, isa-isahin mo yung mga yan. JPEG, depende sa gusto mong file. What are you waiting for? Go, shoot pictures. Diba? Yan ang huli. Ano bang hinihintay mo? Picture ka ng picture. Huwag ka mahiya, kasi libre na ngayon, wala nang film. Dati mahal, dahil may film. 36 yan. Recall, nagsimula tayo. Good photography depends on being able to execute two things well. Exposure and composition. Yung composition, di pa natin na-touch. No? Ito, na ano ko lang to sa mga pagbabasa na achieve natin sa pagpanood sa YouTube, download sa, ng mga tutorial. Pero wala pa tayong talagang formal training. Pero hindi siya ganun kahirap. Mag-dedicate lang tayo ng time, then talagang gawin lang natin na kailangan na gawin yun. Papasok tayo uli sa ano uli, next time sa film, ano naman, filmmaking. Masyadong maikli ang oras. Sunod na itong part 2 nito ay yung ano, composition. Ito, abangan natin. Kailan to start? The art of including the essence of what moves you about the scene in your photograph while excluding any non-essential distracting elements. Ito yung composition eh. The art of including the essence of what moves you about. Diba? Ang lalim ano? Tapos, ito yun, while excluding any non-essential distracting elements. Yun ang composition. Ma-focus mo yung mga bagay na makakapag-move sa'yo at mawala dun sa scene mo yung mga distracting na maaring maka-apekto dun sa subject mo. Yan ang composition. At may mga, sa mga beginners sa atin, may mga rulings dyan, rules of thirds, mga ganun. Sunod natin yun, inshallah. No? At adan ha, ang pangako natin hanggang adan lang, sunod natin yung composition. Ayan na yung mga basic niya. At inshallah, tawag dito, magkaroon kayo ng kanya-kanya yung camera kahit na yung point and shoot. Then doon sa mga meron, kailangan maging seryoso kayo dito dahil kailangan natin ng maraming gumagawa nito. Okay? Kita niyo yung huling-huli. Simplify, simplify, simplify. Yan din ang ginagawa ko. Laging simple lang. Simple lang lagi ang gawin nyo pag nagko-compose kayo. Okay? Okay, hanggang dito na lang. Inshallah, sa susunod, sana nandito pa rin yung mga brothers na interesado sa ganitong mga workshop. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Question? Canon pa rin. Meron taksit. Tataksit natin. Meron nga akong ano eh, dokumentary, di ko lang dala eh. Yung mga myths on photography. Sabi nung lecturer eh, akala nyo ba madaling kumuha ng photo? Madaling pumicture. Pero ang tumapture ng photo na maganda, eh hindi yan pachamba-chamba. Oh. Ah. Okay na? Okay na?